Ito na mga kasayan, oh, yung nabili natin sa junk shop na motor, hinahatak na natin sa halagang 4,000 pesos. Sira daw ang stator. Mamaya malalaan natin kung talagang sira ang stator. Mga kasayan, may nabili tayong motor, Rusi 125. Galing junk shop. Ito, inatak lang namin. Yan, ayan ang lagat, ayan ang humila. Ayan siya. Galing junk shop. Sa halagang 4,000 pesos. Ang sira daw nito, stator. Pinalitan daw nito ng CDI, hindi gumana. So ngayon, ipapalita natin siya ng CDI. Ayan siya. CDI muna ulit, testing natin. Tsaka try natin yung carburetor niya. Kung okay yung carburetor niya. Yung carburetor niya, stainless. At troubleshoot natin yan kasaya na. Ito. Tatanggalin namin yung mga kaha. Tapos lalagyan natin ng battery. Wala siyang kasamang battery. Kapag natanggal na kasaya na ito, troubleshoot natin. Babalikan namin kayo. Ito na kasaya, nabuksan na natin. Oh. Bali, magulo yung wire niya. Dahil lang sabi rito, ang sira daw stator. Magpalit na raw sila ng CDI, hindi pa rin gumana. Gagawin natin, hindi natin i-stator to. Magpapalit tayo ng CDI. Bali sa rekta tayo titingin ng wire, ha? Kasi ito replacement na to. Ang gagawin natin dito, ito, babaklasin natin to hanggang mapunta tayo sa may original na ano, original na wire harness. Kailangan natin i-rewiring. Nagpalit daw sila ng CDI, pero nakalabas naman yung ano, 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, ang pinalit pa rin nila, primary pa rin. Primary type pa rin yung pinalit na CDI. May mali yata rito, ah. Walang bungi yung isa. Ay, tama. Yung isa, ah. Bago na to kasayan, ah. Tingnan nyo, ah. Bago na yan. Ngayon, lalagay natin yan dito. Hanapin natin yung original na wire. Bago tayo magpalit ng CDI, tiyaan ako muna to. Bali, sipayin na muna natin. Titignan natin kung may lalabas na kuryente. Hinahanap pa namin yung kabitan ng ano, ng battery. Oh. Wala, ito, nakatago to. Tinago nila to, tinaipan. Ito yung sa starter motor. Tapos, ito sa kabila, hinahanap ko pa yung isa, yung kulay green na malaki. Hindi ko pa makita. Kailangan mahanap natin yan. Ito yung sa negative ng battery. Bagay kahit di naman muna natin ilagay yun, eh. Ang kukunin muna natin sa ano, fire harness, lalagyan natin ng ano, ng battery. Para mas madali tayo mag troubleshoot kung merong mga ano, kung may mga power yung ano natin, negative, positive. Tingnan natin, ha. Ayun. Ito yun. Ito yung negative, oh. Pero kasi ito dapat yung mga kapal, yung diretso ng motor. Dapat to mayroong mga ano, may mga I terminal to katulad dito. May mga I terminal. Bali, yung gagawin natin diyan, dito tayo kukuha ng ano. Dito muna tayo kukuha. Tapos dito, hindi natin muna gagamitin yung malalaki na 'yan. Dito sa harness tayo kukuha, wa. Eh, hindi natin isasama yung ano. Hindi natin muna isasama yung starter. Iyan na lang natin yan, yung hiwalay na lang natin ng video yan, kasi titin natin kung gagana pa yung starter motor niya. Ang gagawin natin, sa harness muna tayo, ito, ikakat natin dito. Yan, ito yung sa motor to, eh. Cut na rin natin to dyan, oh, para malinis yung ano niya. Tapos ito, cut din natin to. Ngayon, ang makukunin natin papuntang ano, ito. Ito yung papuntang battery. Negative ng battery. Siya, ah. Yung stock harness tayo kukuha, ah. Tapos ito naman yung positive ng battery. Bago natin ito ilalagay, maglalagay tayo dito ng pang safety. Para kung may grounded, puputok lang yung fuse natin. Ilalagay tayo dito ng 15 ampere na fuse.
15 ampere, tapos yung kabila at saka diretso sa battery. Ito na yung setup nyo na. Tapos dito, setup natin to dito. Ito na yung original na wire harness. Ito na siya, ha. Ito, ang sinasabi sa inyo, laging ganito yung formahan niya, ha. Ito yung pulser. Ito yung pulser ground. Sa baba. Ito yung ignition coil. Tapos ito yung ano, yung primary coil. Tapos ito yung ano, kill switch. Ang gitna. Ah, ganyan ang forma niya, no. Ninyo, ha. Tutukan mo to para makita nila. Tutukan mo lang ito. Yung pinakagitna, itong pinakagitna na to, ito yung ano, yung kill switch. Sa baba, pulser ground. Sa taas, pulser. Sa tapat ng ano, sa kanan, ito naman yung ignition coil. Tapos sa baba ng ignition coil, primary coil. Ito siya. Ito yung nakakabit dito sa natanggal. Lalagyan natin ito ng battery tapos to troubleshoot muna natin. Pagka may battery na to kasayan, babalikan namin kayo. Ito na kasayan, nalagyan na natin ng battery. Ngayon, pwede na natin siyang i-test yung ano natin kung ano. Sa tulong ng ating pangmalakas ng test light. Ito siya, ha. Kasi nagpalit na ng CDI, ang sirado niya, stator. To sabi ko nga sa inyo, iba-iba yung wire nito, ha. Yan, chinek na natin yung wire, okay na naman siya. Ito yung pulser, yung natanggal kanina. Che-check natin yung ground. Positive, pulser ground. Kung meron siyang supply. Oop, wala. Positive, ha? Uy, tulungan kita. Wala o, naglolo ko ang aking test light. Meron na. Body ground tayo. Okay, meron na. Meron tayong body ground. Okay, meron tayong ground. Tapos ignition coil, yung kulay puti sa taas. Okay, may supply din yung ating ignition coil. Okay, ha, may supply ignition coil. Tapos lalagay natin sa ano, sa 200 ohms. Yan, 200 at titingnan natin, ha. Kailangan hindi siya umabot ng 300. Yung ano natin, yung pulser. Check natin, ha. Positive yung pulser, tapos negative yung pulser ground. Eh, siya kasayan. Okay, healthy, ha. 149.4. Okay yung pulser natin, walang problema. Yung iti-testing natin ngayon kung may lalabas na power. Okay na yung ano natin, ha, yung supply ng ignition coil. Tapos yung pulser ground, okay din yung pulser. O iti-testing na lang natin kung may lalabas bago natin gawing battery operated. At kung kailangan bang gawing battery operated siya. Tutok mo sa ngayon natin, ha. Yung battery nakalimutan ko. Ito pala kasi nilagyan natin siya ng ano, ng terminal, ha. Kailangan may terminal siya para malakas, ha. Ito yung malalaki. Yung malaking supply niyan sa ano to. Yung tinanggal muna natin, ha. Sa starter motor, negative. Starter motor, starter relay, yung positive. Ha. Para maganda yung ano niya. Tapos may fuse, ha. Dumaan sa fuse. Kung yung erecta, baka mamaya may grounded, putok ng putok ang fuse niyan. Huwag nyo siyang i-re-recta para hindi kayo maputukan ng fuse. Tapos ito kasi naglagay tayo ng ano, nag-ano tayo ng hose. Ito siya, ha. Naglagay tayo ng hose, wala nang ano yung ano niya, baigsi na. Putol na yung carburetor. Yung sa may carburetor na hose, yan yung dinagdag natin. Medyo tumatagas pa yung carburetor, eh. Kaya in-off natin, pero meron ng karga yan. May karga na yung ano. Ano, ganyan lang gagawin nyo pag ano, tutok mo yung ano dyan. Ganyan lang gagawin nyo. Wala rin siyang flasher relay. Marami na rin siyang ano, marami na rin siyang
isang wala. Habang nahanap natin yung ano. Tapos, ano ka rito? Lipatan mo rito. Yan, palabasin lang natin yung ano ha. Siya kasaya na, papalabasin natin yung wire. Bago nyo uli lalagay sa ano, sa suwako nyo. O kahit huwag nyo munang ilagay sa suwako. Wala, basag na rin yung ano nyo eh. Suwako nya. Bali, titesting natin kung gagana ha. Pagka magkakaroon siya ng kuryente. Itutok mo. Konti. Tapos tataasan muna natin yung minor. Tapos ito, ipupulupot muna natin siya. Dadagdag muna tayo ng wire. Huwag kayo kaagad bibili ng parts kasaya na kasi yung sinasabi sa inyo, huwag nyo muna siyang anawan. Huwag muna kayong maniniwala na yun. Kailangan nyo muna siyang i-troubleshoot. Kagaya na sabi nito, nagpalit na lang sila ng CDI, wala pa rin. Hindi pa rin gumana, stator daw yung ano, yung sira. Eh, hindi na tayo magpapalit ng ano, ng stator. Iba battery operated na lang natin to, mas maganda pa. Kaya mas mura pa magagastos. Galing junk shop kasayan. Eh, pag-asa pa kung pang service-service lang. Siyempre, pang tutorial natin. Na meron tayong pang tutorial. Sa mga Rusi. Rusi 125. Ba? Ayun naman. Ano to? Nakahimulmul na ano. Ay, kung meron ganito, ano yan, mag-spark yan. Hanggalin nyo lang yung mga lumalagit na wire. Hindi pwedeng mahaba yan. Kakaroon ng spark. Hindi masosolid yung kuryente. Ito. At tumutunog yung ano niya. Yung kit. Asan muna natin yung motor. Yung minor.
siguro ganito yung forma ng CDI natin. Pulser, pulser ground, ignition coil, tapos yung primary coil, at saka ito yung kill switch sa gitna. Basta lima yung gitna kill switch. So, ganun lang kasayan yung pagbubuo ng motor. Nagaling junk shop. Nagaling junk shop pa tayo sa halagang 4,000 pesos.